Sabi nga nila, minsan, pag nagkakaproblema tayo, parang pasan mo ang mundo. Mm. At ang hirap maging masaya. Pero anuman ang kinakaharap na pagsubok ay may mga dahilan pa rin para tayo ay maging masaya. Bakit? Bakit kailangan maging masaya? Ha? Ba't siya important? Bakit at nga paano ba natin tutulungan ang sarili, ang ating mga sarili, para malampasan ang anxiety at pagiging pakiramdam na malungkot? Para bigyan po tayo ng gabay, kasama natin ang ating eksperto, si Amelia D. Pagdanganan, also known as Lola Cuento Sera, ang mental health advocate at author ng Philippines best-selling mental health book na Sino ang Dakila? Sino ang tunay na baliwkanta yon? Oh, hello sa iyo, Lola Contesera. Opo, ako po si Lola Contesera, ang lola niyong daldalera, pero hindi naman masyadong chismosa. Kunti lang. Bakit nga ba, Amelia, na kailangan tayo maging masaya? Magagalit ka ba sa akin, Ma'am Winnie, kung sabihin ko sa iyong hindi importante ang maging masaya? Talaga? Importante? Ang ganda na ang ano, puro ganun ang intro namin sa'yo pagkatapos hindi importante. Bakit? Teka po, wait, mag-explain ako. Ia-unpack po natin. Ia-unpack natin. Para po maganda po. Para hindi naman po mawindang ang ating mga listeners at viewers. Question lang po natin. Madi-define nyo po ba ang tao? Halimbawa po, pinadescribe sa inyo. Ano yung tao, Ma'am Winnie, Ma'am May? Madi-describe nyo po. Tao in general? Apo. Yes, tao in po. General. Madi-describe po natin. Ang tao ay buhay. Yes po, di ba po? Let's say, pag nakakita po tayo ng kumot, kuwari hindi natin alam what definition of tao is, sasabihin mo, tao kaya itong kumot na to? Hindi natin sure eh, kasi wala tayong definition ng tao. Huh? Kunwari na lang tao siya, so bigyan natin siya ng karapatang pantao, pag-arali natin yung kumot, pakasalan natin siya, di ba po? Kasi we cannot define the word tao. Okay. Mm-hmm. Same with saya. Parang how can I pursue saya? Hindi ko nga siya ma-define. Ano po yung saya? Pogi asawa mo? Marami kang pera sa bangko, ang ganda mo. Kasi marami po akong kalilang ganun, hindi naman sila masaya. So, depende yan. Parang sinasabi mo, ang saya ay subjective. Opo, kumaga parang ang gawin natin, define muna natin what saya is. Kasi ang daming pumalpak dahil masaya, nag-pursue sila ng happiness. Di ba, for example po, one example is, bata kayo, nag-aaral kayo, nakita mo si Pogi, college ka pa lang. Mm-hmm. Tapos, uy, ang saya niya kasama. At so, kasama ko siya, masaya ako. Opo, so itatapon mo lahat at the expense of pursuing happiness. Kasi sabi, importante maging masaya. And then, 5 years later, nagtitiis ka. Ba't ka nagtitiis? Di ba, hindi ka na masaya sa boss mo. Di umalis ka. Hindi ka masaya sa asawa mo. Eh, di iwan mo. So, ginawa po natin, weaponize natin yung happiness at ginawa nating escape. Na pag hindi ako masaya, aalis ako. Mm-hmm. At another thing po about saya is, at kaninong expense? Kasi for example, si Kumare, nakita ko yung asawa niya, tapos yung asawa niya, binibigyan ako ng saya. So yung asawa ko, hindi ako pinapasaya. So doon na lang ako kumpare. Oo, diba po? So dapat ba i-porso ko yun? Kasi sabi, importante maging masaya eh. Mm-hmm. At the expense nino po, diba? And again, another po sa saya, gano'ng kaiklit, gano'ng kahaba? Kasi like, gusto ko ng cellphone. Pag binigyan mo ng cellphone, masaya ako. Ano, for life? O for 2 hours? So yun nga, Amelia, paano mo masasabi na masaya ka? Anong dapat maramdaman? At kung sa sinasabi mo ay may tama at maling kasiyahan, apo, paano ko madi-discern kung ano yung tama at mali? Yeah. Basta Ma'am Winnie, tawagin mo akong Lola. Ah, Lola. Okay, sige. Lola. Yeah. Amelia. Opo, wag ni Luma na yung sinuunang panahon. Sige, Lola. Opo, Lola. Yeah. Wag na lang po nating isipin parang, kasi po ang bigay ko lang po is experiential. Okay. Experiential po, no? Yung brain ko po, sa libro po na Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw, may lima po kayong part ng brain na makikilala nyo na susceptible kung bakit you feel a certain way. Okay. So isa po sa brain na yon is yung happiness. Yung ako po, personally, ang pursue ko po palagi is gusto kong maging masaya. And usually, impulsive brain po yon, highly addictive, kumbaga na brain. Dahil po, possible na impulsive ang brain mo dahil as a young child, possible na na-abuse ka or may trauma. So, pag
connection po ng brain mo nung bata ka pa sa developing sa tao, you want to connect with person as a relationship, na betray ka, nireject ka, nasaktan ka, ang tendency po ng brain, hahanap ako ng tao na ikaklatch ko yung daliri ko doon para hindi ako mawala ng saya. Or, lalayo ako sa tao, magdi-disconnect ako kasi natatakot ako na baka i-betray niya ako. So, yun po yung usualing traumatic brain or brain na dumaan sa abuse. So, I came from that direction. Ang nangyari po sa akin, gusto kong maging masaya kahit manakita ko ng ibang tao. Yun po, impulsive brain po ang tawag doon. So, highly addictive, pwedeng gusto kong mag-drugs, halimbawa po, kasi malungkot ako eh. Gusto kong sumaya kahit na matapon yung pamilya ko, mababayaan ko anak ko. Same din po sa shopping ng shopping ka ng shopping, ubos na yung pera mo, baon ka na. Pero ka eh, ang naka-clutch ka doon. Question Lola. Pwede ka pa bang maging happy kahit nakikita mong nakakasakit ka ng tao or naapektuhan yung pamilya mo? Di ba somehow, yes, may mararamdaman kang guilt? Sa brain po, na kasi sa, yun nga po ang nakakatuwa eh. When, Tita Winnie, ay nakitita na ako, no? Oo, na, okay lang. I-drawing nyo po sa brain nyo ngayon yung itsura ng brain. Kaya okay. Po, di ba? Mm. I-drawing nyo po yung mind. Ay, wala. Oo, wala siya. Wala, oo. Pero we are always talking about mental health, not brain health. Eh, considering yung organ ng brain ang nag-generate ng idea why you're thinking that way, why are you selfish, why are you hurting people at the expense of your own happiness. So, kasi so, ang gagawin natin, aayusin, self-centered, parang ganun. Hindi po, aayusin natin po si brain. Ayusin si brain, kaya kakain ka man eh. Papa, bigyan mo siya sustansya. Kumain ka ng utak ng baboy. Ay, ganun, Lola, pagkahalimbawa, may na-experience ka ng katulad ng mga sinasabi mong klase ng tao. Ay, pakainin mo. Ay, kulang ka sa sustansya. Kain kang mani. You're exactly correct. Di ba po? Brain health is physical health. Yo. Pero not necessarily mani. So, parang ito po yung isang impulsive brain. So, that was experiential. Uh-oh. Ang isa pong scientific na sinasabi nyo when we talk of happiness is yung dopamine level. So, medyo scientific, ano? Hormones. So, halimbawa po, halimbawa kayo po, pupunta kayo ng award show. Uh-oh. Kasi, na-award po ang happy night. Ay, so, syempre, di ba, paganda-ganda, hotel. Di ba po yung dopamine level nyo, ang taas kasi there's an anticipation of magkaka-award kami. There's something good that will happen. Yes, and your brain is like happy, nalulunod siya sa dopamine kasi nag-increase yung level ng secretion po ng chemical na yon. And then after mong matanggap yung award, umuwi ka na ng bahay, tinanggal mo na yung shoes mo kasi sakit-sakit na, nantakong mo. And then the following morning, ang daming chat, ang daming congratulations, and then 2 days later, you would feel like, why am I so sad? Kaka-award ko lang ah. Di ba po may ganoon? Mm-hmm. So, ibig sabihin po, chemical nun, parang ang shoot up ng dopamine mo, parang sugar high po, no? Mm. And then, babagsak siya ng sobrang mababa than your normal level na you are in a good place. So, normal po yan. Ang tawag dun is arrival fallacy, no? Nag-shoot up kasi ang taas ng saya, reward, everything. Babagsak ng konti. Opo, medyo may konting sadness. Kaya di ba sabi ng matatanda, huwag kang tawa na tawa ha, bukas iiyak ha. Di ba may mga ganun po? May ganun kasabihan. So may basis pala. So ang nangyayari po after 2 days, 3 days, the dopamine will normalize again and you will feel good ulit. Okay? Okay. I'm okay na ulit. So ang problema po when people is always pursuing happiness, they want that dopamine hit high. Gusto ko ng bagong girlfriend, liligaw ako. Pag medyo nag-stabilize yung relationship namin, wala na siyang dopamine, nabobored na ako. Hanap ako ng bago. Hanap ulit ako ng bago. Hanap ka nang hahanap ng bago that will go to an extreme kasi you want dopamine hit. Kaya po yung mga drug addict din, unang hit-hit, tapos next, pangalawa, pangatlo, shopping din po, or pagpaparito, kaya halimbawa, kilay lang, tapos ilong na, tapos I want more, because we're always pursuing happiness. Pero sabi nyo nga, anong gagawin ko kung hindi pala importante yung happiness? At kung hindi mo naman afford yung mga, ano, para ma-achieve sa'yo. Hindi mo afford yung mga gusto mong happiness. Gusto diba? Maging happy, pero hindi ko kaya. Kaya, afford. Anong gagawin? So, you always think of pursuing adventure. You pursue adventure. Kasi po,
hindi lang po ako nagsulat ng Sino ang Dakila na Buhok. Ako ay nobelista. Muntik na nga ako manalo sa ABS-CBN competition ng mga writers. Hindi lang natuloy. So, tinuruan po kami ng ABS-CBN, no, binigyan po kami ng ABS-CBN ng mentor, ng genre, di ba po? Comedy, drama, yeah, romance. Yeah, yeah. Pero pag inisip niyo pong mabuti, sa lahat ng genre, laging may adventure. Mm-mm. Kahit na fantasy, drama. Kasi ibig sabihin ng adventure, yung bida, pupunta siya sa isang paglalakbay. Pero hindi natin sure kung masasaktan siya, oo, mamamatay siya, o magiging masaya siya. Magiging masaya siya. Hindi natin sure. Pero yung bida na yun, pinupursue niya yung adventure kasi gusto niyang malaman yung ending ng kwento niya. Oo, so dapat ganun din po tayo, ano, diba? Tsaka pagkabida, lagi nanalo. Or pwede rin pong ano, mag-fail muna siya ng maraming beses. O, diba hindi nakakasaya yung maraming failure? Maraming failures. Hindi ka palaging, kaya nga po sabi doon, bakit natin ikakahon ang sarili natin sa iisang emosyon, which is happiness. When we can pursue adventure and experience more pain, suffering, struggles, panalo sa buhay, ma-in love, magmahal, masaktan, 'di ba po? Kasi even when we go, 'di ba, sabi po, we go scientific, we go experiential, which I shared with you. Or let's go po naman, halimbawa, biblical. Sabi doon, no, suffering, pag nag-suffer ka, magkakaroon ka ng perseverance. Pag nagkaroon ka ng perseverance, magkakaroon ka ng character. Madidevelop yung character mo. At magkakaroon ka ng hope. Eh, ang importante po sa taong nalulungkot, basta may pag-asa ka, alam mong yung lungkot mo, temporary lang. Yes. Kagaya nung pagiging masaya mo, temporary rin lang yan. Oh, kaya lagi ko pong sinasabi, huwag po tayong mag-pursue ng happiness kasi abstract si happiness, hindi ko siya ma-define. hindi ko siya ma-encapsulate, hindi ko siya mahawakan sa kamay kasi may taong may pera, malungkot. May taong wala pera, malungkot. So, hindi na po natin alam paano. So, yeah, i-pursue mo yung adventure. At lagi mong iisipin, even if you feel like you're sad now, lilipas po yan kasi you are continuing sa iyong adventure in life. Journey. Probably a better term is journey. Journey. Lola, diba? Because tawag dito, at pwede kang maging masaya, maramdaman ang kaligayahan kahit masakit, malungkot, kahit mahirap. Oo. At saka lahat ng mga nararanasan mo, yung experience mo sa journey mo will make you a better person. Wala naman taong forever na mas malamangan saya kaysa sa lungkot o sa frustration. It's part of life. That's how we learn. Very good. Ang sabi nga po dun masaya ka, oo, pero gaano yung level ng experiences natin sa isa't isa. Yeah. So usually po, pag nakikipag-usap ako sa mga teenager na lungkot na lungkot, ang lungkot niya, ganyan, lagi ko sinasabi, lumabas ka ba ng bahay? Kasi nood ka ng YouTuber na naghahaul ng kanilang grocery, ang ganda ng grocery ko, o, diba? Tapos biglang pagtingin mo sa gabi, bakit ba pitong grocery, ano na nang pinanood po? Ako mismo walang grocery kasi wala kang adventure, hindi ka lumalabas. You don't experience life kasi takot kang masaktan, takot kang makarinig ng masamang balita, takot kang, di ba po? Pero hindi mo naintindihan na that's part of your adventure, that's part of your journey, sabi nyo nga. That's right. Masasaktan ka, masusugatan ka, pero ang importante, ikaw ang bida sa pelikula ng buhay mo. Okay, Lola. O, eto ha. Meron pa tayong isang eksperto. Kasi sabi mo nga, nagpo-produce ang brain ng dopamine para tayo maging happy. Tawagin natin yung laughing expert. Tama ba? Laughing expert. Laughter yoga. Founder, si Paolo Trinidad. Ay, sasama ka ha, Lola ha. Tatawa tayo. Yoga. Paolo, nandiyan ka na ba? Opo, nandito po ako. Ayan, okay. So, yung napakinggan mo naman siguro yung sinabi nito si Lola na kailangan ng dopamine para tayo sumaya. O sige, mag-produce tayo ng dopamine, Ma Paolo. Tawa tayo. Dali, turuan natin si Lola.
Oh, Lola, na-challenge ako sa mga sinasabi mo. Thank you. Okay, ito, para mas dumami yung dopamine natin, no? Totoo. Unang-una, subukan niyo ngumiti. Ayun. Smile! So, lawakan natin yung pag-iti. Tapos, subukan natin pumalakpak. Yan. Yan. Gagawin natin parang staccato, no? Lola, ikaw nga, Lola! Yan. After naman yan, sino ang tunay na baliw ngayon? Ako. Yung pagka natin, mas ibabato natin dun sa soft palate. Ayan, oh. Ngayon, yung pitch natin, medyo itataas natin. Yo, palakas. Nag-e-enjoy si Lola. May tune ba siya? Okay, boss. Masarap. Pause muna tayo for a while. Yeah, pause just down. Be quiet. Yan. O hinga lang ng malalim. Habang nakangiti. Tapos exhale sa ilong. Inhale. Tapos exhale. Mas maganda gawin nyo yan 5 times. Tapos ito. Times. Para mas mabilis kayo sumaya ngayon. Ito kamay. No, natetense tayo. Para sa mga mental health, no? Lalo na ito, yan. Try nyo itap itong ating, ano ba ito? Forehead. Yan. Noo. Yan. Ang tunog niyan. Sarap. Oh. Ay, gusto ko siya. Sakit sa ulo. Sige nga uli ng malalim. Hinga uli ko. Bakit kailangan may paghinga, Paolo? Ay, ito kasi. Yun nung 20 seconds pa lang na pagtawa, according to science, 3 to 5 minutes na heavy workout na yun, pag hindi po tayo hihinga ng tama, mag-hyperventilate tayo. So, delikado mo. So, kayo guys, Paolo and Lola, you're saying that happiness can be scientific. Happiness can be, biological. Yes. Kumbaga. Oh. Diba? Siyempre, Ma'am Winnie, happiness can also be spiritual. Of course, of course, of course. Body, mind, spirit. Of course, yeah, of course. But then again, yeah, yes, Paolo. Yung magandang sinasabi ni Lola, subjective talaga siya. Yeah. Oh, pero pinakamalalim, may common denominator, yung you have that peace na kapaya-payapa ka sa loob eh. Yun yung spiritual na part. Yeah. Yun po yun. Kahit nasa gitna ka po ng bagyo, di ba po, no? You can still find a sense of peace kahit na ang dami mong problema. Mas malaki po yun kaysa sasabihin mong masaya ako because I have a lot of money, I have a lot of friends. Yes. So, natura po ano? Kay sir. Sir, alam niyo po ba yun, yung ganun? It's because of the mitochondria, di pa po, na na-alkalinize daw po yung dugo natin when we shake. Wow. And the alkalinity of the blood will give you joy and energy and life. So, pag nalulungkot ka, kapag may problema ka, shake ka muna. Shake, yes, shake, para... shake lang po siya. Oh, teka lang ha, teka lang. Parang ganun. Don't talk to me. Kaya tama kayo, Tino at Baliw. Kami po, kasi pag nalulungkot. Oo, diba? Para ka baliw. And hindi ako mahihiya maging baliw kahit na minsan sa buhay ko dahil masaya maging baliw paminsan. At saka ano po, naging ganyan kayo because of those na pinagdaanan ng kabaliwan. Oh, yeah. They're there. Very good. I take out. So, Lola, saan makukuha ang iyong libro? Ang free webinar po ako every month. Libre po yan kahit kanino bumili or hindi bumili ng libro. Lola Kwento Sera po ako sa lahat ng social media network. Message niyo po ako for free counseling. Kwentuhan lang po tayo. Advokasya po yan ni Lola para lalo sa mga taong na trauma or na abuso nung bata pa sila. Very good. So, mapapalo ka nila sa lahat ng social media platforms. Opo, Instagram, TikTok. Sumasayaw rin po sa TikTok. Hindi, joke. Dadagdag mo na yan. Si Paolo, how do we invite you, Paolo? Ay, cellphone. 0926-649-3779. 0926-649-3779.
0968-649-3779. Thank you so much. Nice to meet you, Sir Paolo. Ayan. Si, ang ating mga eksperto on happiness, Paolo Trinidad, ang ating Pinoy Laughter Yoga founder, at si Lola Cuentosera, ang ating mental health advocate, also known as Amelia Pagdanganan. O, diba? Thank you po. Sila, ang ating mga expert to the rescue.